Sa edad na 18 anyos ay nakipagsapalaran sa Luzon ang ating kababayang taga Sambuanga, Sibugay. Sa hustong edad ay pinasok nito ang professional boxing at unang lumaban noong 2008. At dahil nga sa husay ng batang ito mga bay, ay inilaban ito ng 7 beses noong 2009. Sa sumunod na taon ay nasungkit nga nito ang bakanting WBO Asia Pacific Youth Super Featherweight title. Ito rin ang naging susi para lalong makilala ang kanyang pangalan at mabigyan ng laban sa ibang bansa. Mahigit sa isang buwan nga ang makalipas matapos masungkit ang Asian Pacific Belt, ay dumayo sa Japan ang ating kababayan para sa bakanting OPBF Super Featherweight title. Dito nga mga bay, ay kakaharapin ng Pinoy ang matangkad at bitiradong Hapon na siyang ranked number 1 contender ng OPBF. Sa lamang ito mga bay na naganap noong Setyembre 20 taong 2010 sa Japan. Ang batang Pinoy ay si Alan Tanyada na may malinis na kartadang 9 wins with 4 knockouts at may 2 tabla. Habang ang bitiranong Hapon na si Rikia Fukuhara ay may kartadang 24 wins with 18 knockouts na may 3 talo at 1 tabla. Samahan niyo ako mga bay at muli nating balikan ang kanilang bakbakan. So this guy. Okay, may kwento mo naman yung mga fighter natin. Well, si Alan Tanyada po, yan po ang nakahilaw. Sa lapad ng katawan at haba ng galamay ng kalaban, ay walang dudang bihado si Tanyada mga bay. Subalit, maliit man ay mabilis kumalaw itong ating kababayan, kung kaya't hindi natin nakikitang mahihirapan si Tanyada para kumonekta sa ulo at bodega ng Hapon. Hapon, kita po noon kumpara sa katawan ni Tanya. Pwede din mahalata eh. Opo, ang ngayon ni Tanya, Jerry Garcia. Kita niyo po ang marami si Tanyada. Sa Tanyada, willing to sit down. Then, kung din itong batang ito, meron pong self-confidence. Yeah. Sa sarili ng pag-usan, pinakakamalaan. Self-confidence, key, no? Pero manageable. Oh, good combination that time by Tanyada. Now, kahit ano lang uniform. Inumpisa na po Tanyada sa mukha itong Hapon. Mga binuti tamang hindi pa nakatodo. Bakit? Uy, madness daw. Parang nagtatansyahan ang galaw ng dalawa sa round 1 mga bay. Nagkatamaan man sila ng mga pulidong suntok ay hindi natin nakikitang may nayanig sa dalawang mandirigma. Dito nga sa pangalawang round ay naging mas agresibo si Alan Tanyada at malaki nga ang tiwala nito sa lakas ng kanyang mga suntok. Pag nagtagal ang laban, medyo good job of staying within the range he likes. You know, fighters at mo, alam niyang may lakat niya eh. We see it on our program, took our gold and glory abroad. Tanyada continues to go. It's a, that's a back step if there ever was one. Tanyada unleashing a bit of that power he's noted for. Interesting po ni Tanyada sa katawan ng Hapon. Dahil yun po ang minigun ng kanyang corner man. Nice flick of hand there. And on the money. Haba po yan. Oh. May sense of humor pala siya. Starting to fight. And that'll do it. Let's take a look at the slow-mo action one. Yun po. Tumama po na sa magandang kanan doon si Tanyada na medyo po tingin ko nakaramdam po na sakit yung... Kung nasurpresa ang Hapon sa lakas at bilis ng Pinoy sa nakaraang round, pagdating dito sa pangatlong yugto ng laban, ay lubos na magugulat ang lahat sa kanilang masasaksihan. Ang ganda ng timer natin. Oo. Tinamaan po ng kanan doon, ha? Hello. That was a surprise, a shocker that really threw off Fukuhara. And the count is now 7. And now it's 8. Tanyada bouncing up and down. Tanyada trying to go inside. He senses that he can take on. Nagmamadali. Nagmamadali, oh. Kaya maraming suntok po yung Tanyada ang hindi tumatama. Dahil nga naman ang corona, lahat
Eh, tingin ko sa magandang tama pa, baka... Timiglop na yung isa. Oo, kaya po nagpamanalista niya na. Pagliara trying to be smart about this, but... Big miss by Tanyada. Yun yung sinasabi mo, yan o. Medyo naglaban. Siyempre po naman, hindi po naman talaga isong hinaharap dahil may lakas at may tapang. And the round is... sa katawang ngayon, medyo po nasaktan po yung kapo, no? Yun! Bang! Tinamaha po ng isang straight. The right hand. Second knockdown. Timed out a minute and a half. Will there be time to finish this very game Japanese fighter, however, who has not thrown anything besides Tanyada jogs in. Tanyada looking for a spot, a space to work in. Yung bago pumagsak sa pangatlong pagkakataon ng hapon, ay inihinto agad ng referee ang laban para sa safety ni Rikiya Fukuhara. Dito nga mga bay, ay panalo na naman si Alan Tanyada sa isa pang bakanting titulo. Pagkatapos nga rin ng laban na ito mga bay, ay dumiretso na sa pagamutan ang kampo ni Rikiya Fukuhara para mas lalong masuri ang kalagayan ng kanilang panok. Wala ikawang kilo. Kasi tropical country tayo. At saka... What a bad excuse. Well, ang napasin ko pati dito sa Japan, pagkatapos po ng laban, diretso agad sa medical. Ang dalawang boksingero. Let's take a second look, Mike. Tinamaan po ng left hook, tapos isang kanan. Yan ho ang unang knockdown. Ano yung spin, ano? Oo. Medyo pinon pa ng konti ni Tanyada. Oo, yung kaliwa mo na, tapos yung kanan. Yun. Pero mapapagmasdan mo, Seth, o, ang katabang po ni Tanyada, napakaliit kumpara doon sa hapon. Ito po yung pangalaman knockdown. Tinamaan po sa mga tapos tinamaan po ulit ng isang kanan. Ano po. And there's the announcement of the win. And the new OPBF Super Featherweight Champion is none other than Alan Tanyada. Well, ayan po, binigay po sa Ambel kay Tanyada itong hapon, pero hindi po ipinadala. Ang pinadala po lang ay yung sulat na binabasa nung hapon ngayon. Medyo para sa susunod pagbalik mo. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at mabasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.